umaga po. Anong pangalan ni tatay? Patayin ng tatay po, ang pangalan niya, Francisco Aguilar Buena. Kayo po, anong pangalan niyo po? Freddy. Si Freddy, tatay Freddy. Ilang taon po kay tatay Freddy? Sabi si Mor 13, 53. 53 na po kayo. Oh, kumusta po kayo tatay Freddy? Hindi po kayo makalakad. Ano po ba ang nangyari tatay Freddy sa mga paan niyo? Na lahat ito nasuga ng jam. Opo. Isang buwan na nakakuan ito. Nakabaluktot? Opo. Pumasok ang lamig at saka init. Opo. Mabuti hindi ako ng ospital. Opo. Sa bahay namin na lang doon. Opo. Yung mga pastor namin tumulong sila. Opo. Kasi ang relasyon namin buong naging Christian. Opo. Tapos nung tiyan usap ka ng vortex sa pangitmin magaling ko pero sa ilalim masigit pa. Ilang taon na po tatay? Si? Ilang taon na po yung ganyan? Matagal na ito, mga 13 years. Matagal na. So unti-unting napupudpod po yung mga daliri ng paan nyo? Oo, dyan. Dati nasugat dyan. Opo. Napako, no? Nagtatim na kurang pare sa bukid. Minis ko. Tapos nawala nito sa kito, nawala. So ito, wala. Sa ito, may yung pa. May suga pa dito na maliit dito. So, sa loob ng 13 years, Tatay Freddy, ganun na po, naalis na po yung mga daliri ng paan nyo pati sa kamay. Unti-unti na rin sa kamay nyo. Normal yan naman. Anong sabi, napa-check up nyo po? Anong sabi po, Tatay Freddy? Sabi yung mga doktor, napa-check ko, wala kang sakit, ganyan lang. So, kung nasugat ito. Opo. Ginayon ko nga, isang buwan. Sabi ng bayo ko, pupunta siya yung magkapatid ko na wala na. Baya ko sabi niya ganun, yung pa mong isa, iwanan ka, magaling na yung iniwanan ko lang, kaya hindi ako makatayo. Masakit po ba tatay? Ano? Masakit po ba? Masakit po. Masakit? Dito sa ilalim, sa ibabaw, wala, sa ilalim masakit pa. Masakit? Kung nagwawalis po dito ay masakit. At kahit ito ni? Paano po yung pagkain nyo tatay, Freddy? Tuman. Paano po yung pagkain nyo tatay? Yan ang nagsusuyo yung pamangkin ko na, ayan si Madam Gadlin. Wow, buti na lang po kita paano meron kayong pamangkin na nag-aalaga po sa inyo. Yung po ay nagbibigay ng pagkain nyo po, tatay. Yung, yan, yan. Yung kapatid kong nagkadaling mo pumunta yung kung may bigas, niluto ako na dyan. Opo. Nasaan po ang asawa nyo at mga anak nyo, Tatay Freddy? Ay, wala pa akong asawa. Ay, nag-iisa po kayo sa buhay. Oo. Patay yung nanay ko at tatay ko. At ang swerte nyo pa rin, Tatay Freddy, sa kabila ng iyong karamdaman, ganyan po ang sitwasyon nyo, hindi kayo nakakalakad. Opo. Pero mayroon kayong butihing pamangkin na nag-aalaga sa inyo. Opo. Napakaswerte nyo pa rin tatay Freddy, ano? Kasi magiging kawawa ang kalagayan nyo po kung ganyan ang sitwasyon nyo and then hindi na kayo makapaghanap buhay and then wala pang nagmamalasakit sa inyo na pamangkin. Opo. Anong mensahe nyo po sa pamangkin nyo tatay Freddy? Ano? Mensahe nyo po sa pamangkin nyo po na nag-aalaga sa inyo. Yung kung nagpipi ako, sinasali ko sila sa panalangin ko. Opo. Anong masasabi niyo po sa kanyang, sa pamangkin niyo po? Anong masasabi niyo po sa pamangkin niyo na napakabait sa inyo? Wala, mabuti siya. Mabuti siya. Nagpapasalamat po kayo sa kanya. Oo, sa laging kwan, nung sinuho ko, salamat. Galing, pabalingan niyo sa Panginoon, sabi ko. No? Kung nagpipi ako, umaga, aga, umaga, gabi, sinasek sa lahat, yung mga bayo ko, yung mga sira anak niya. Pero yung dalawang kapit ko na patay na hindi nagsasali yun kasi ang manang yung kamaruan nila. Pero sa ngayon po tatay, may nakakalakad po kayo? Ganyang, paano po tatay ang paglakad nyo? Gapang? Gapang ako. Wala po kayong scratch, wala ba kayong saklay? Wala kayong wheelchair? Nandun pa. Ah, merong wheelchair. Pero hindi ko magagan kasi walang magpukuan sa akin. Kasi pamangkin ko, busy. Ah, okay. Sige. Anong pangalan? Gadlin po. Gadlin. Ilang taon ka na, Gadlin? 28 po. 28, may pamilya na. Single mother po. Single mother? Yes po. Ako'y naaantig sa'yo, ha? Dahil,
single mother ka. Okay. Alam ko ang single mother kung gaano kahirap. Pero ganun pa man, nandiyan ka sa sitwasyon na yung pagmamahal mo sa bilang isang pamilya at lalo na dito sa tiyuhin mo na nag-iisa sa buhay at ganun pa ang sitwasyon. Pero nandiyan ka pa din. Tumayo ka pa rin bilang isang single mother. Ano po ba ang nangyari kay Tatay Freddy? Ang pagkakalam ko kasi, ano, tetanus po yung ano. Na-infection, parang ganun. Tapos? Ano naman po, nung mga bata pa po kami, kompleto naman po yung ano niya. Tapos natitanong siya, unti-unti siyang naaagnas yung mga... Unti-unti po. Parang, yan, naaagnas kasi nawala yung mga daliri niya. Tapos yung paa niya, kapiraso na lang. So, unti-unting naaagnas. Opo, unti-unti. Habang tumatagal, nagbabawas. Anong sabi nung doktor? Hindi ko po alam kasi. May gamot siya ngayon? Ano po, nagtitik po siya ng Novartis pero na stop na po siya ng mahigit 2 buwan na rin po. Kasi mm-mm. Yung nag-anong nurse dito, yung nurse ng barangay is hindi na ulit nakapunta dito para mabigyan siya ulit ng bagong gamot. O sana makapunta dito ulit no at mabigyan, maresitahan or mabigyan ng gamot na galing sa center natin. Bukod doon sa galing sa center, wala nang ibang gamot na binibigyan. Wala na po. Yun lang galing sa center na nahihingi. Opo, yung Novartis po. Okay. So, kumusta no na ito nga, paano yung, siyempre yung pagkain, paano? Single mother kayo, anong trabaho niyo po? Dito lang din po. Yung ano niya, yung kapatid po niya na ano, nagtatrabaho po sa Calasiao. Every Sunday po, pumupunta dito. May dala na rin pong bigas. Yun po yung... Binabudget mo sa kanya? Opo. Pati pagkain, pagligo, lahat-lahat kayo na. Po. Yan nagpapaligo. Wow. Thank you ha. Thank you sa kabaitan mo, sa pagmamahal mo dito sa tiyuhin mo. Dahil kahit ikaw, busy ka rin bilang isang single mother, naghahanap din ng paraan kung ano yung para sa pamilya, pero hindi ka pa rin nakalimot tumulong sa tiyuhin mo. Thank you. Okay, meron kaming munting biyaya kay tatay. Ha? So, ayan po mga kababayan, dati kasi na hindi pa pandemic, tama. Mayroong mga nurses or doctor na pumapunta dito, para bang nagbarangayan sila, nag-iikot, and then chine-check up nila yung mga ganitong may mga sakit, no? Ganito yung mga kalagayan. So, ngayon, buhat no na hindi na nakapasok dito, so wala na ring gamot si tatay nang gagaling sa center kasi yung gamutan ni tatay no ay libre lang yun na nanggagaling sa center. Bukod doon, wala na siyang gamot na binibigay. So ngayon, yun nga sabi ko, buti na lang meron siyang pamangkin, wala siyang pamilya, pero meron pamangkin na nag-alaga at nag-aruga sa kanya. Kaya swerte pa rin si tatay. Naaagnas, no? Naaagnas si tatay. Naaagnas yung mga daliri niya. Parang ganyan po yung ano niya. Dati buo pa siya. Ngayon, unti-unti na naman. Tapos matangga na naman yan. Dati yung madaliri ko, mahaba ito. Mahantira lang ito. Sa isang linig ko, apat na pamantira. Yung makalakal ka pa ko. Kawan na si tatay. Kawan naman pa yun. Nung nagkasip ko na isang buwan, pumasok ang init sa kalimit. Hindi ako nakumbay sa ospital sa bahay namin. Opo. Namin binibay nila po ang pastor yung pagkain ko. Pandibara at sa nilaghandong. Gatas po. Isang buwan, hindi ko nakasin ng pagkain kahit masin ng ulan. Iluluh ko. Mabuti. Sabi ko sa kay Panginoon, Lord, kung sabihin ganun, lahat ng kasalanan ko, Lord, pira malo ko. Naisang buwan ako ngayon, kasi ang hiniga ko, June 12. Tapos yung July 2 na loon, pabang, pero agak makaagay tayo, apis kaya, natumal. Kaya, sugat dya, bag dya. Inyo po, kung po, Lord, ano ba naging kasalanan ko? Parang ganun po. Sabi ko, sa kanyo, sa Panginoon, nabuhay, Lord, lahat nang nagaw kong kasalanan, mga kapag totoo, yan, tatay ko namin, magkapanig ko, pamangkin ko, Lord, pira malugan ko. Saka yung nagkulang ko sa iyo, pira malugan ko. Sa mga sarundam ko. Halos, yan. Si Lord, hindi, si Lord, mamutin, Diyos na kapanyaramin. Lahat na dito sa lupa, sa kuwan, yung ginagawa niya. So, ayan, anong merong dala-dala para kay tatay?
ayan po yung ating mga groceries, tatay. Ayan, kompleto na po yan. May mga gasos na dyan. Merienda, may mga dilata. No? And then yung ito yung ating mga instant noodles, tatay. Ha? And then, tatay, ang gagawin po dyan kasi hindi na kayo makapagsaing, hindi na kayo makapagluto, no? Yung pamangkin nyo na lang po ang bahala dyan, no? Para ipagluto kayo, ipaghanda kayo. Dahil hindi nyo naman na kaya, bahala na si pamangkin nyo dyan, ha? Tatay, ha? And then, bukod pa dyan, bukod pa sa ating groceries, bigas, magbibigay din po ako ng cash, tatay. Ha? Okay, so ibigay pa rin natin ni tatay, no? Kung mayroon siyang gustong ipabili, is mag-uutos na lang siya dito sa pamangkin niya. Okay, tatay? Ito po. Ayan. Oh, then, pag may gusto kayong bilhin, sabihin niyo lang po dito. Oh. Tapos, mag-utos na lang po kayo. Oh. Okay, sige. Oh, tapos, siyempre, sa ako'y natutuwa sa pamangkin niya, ay hindi pwedeng wala din siya. Magbigay din tayo, ha? Pangalan mo ulit. Gadlin. So, Gadlin, maraming salamat, no? Ako'y napahanga sa iyong kabusilakan ng iyong puso dito sa pag-aruga ng iyong tsuhin. So, ito para naman sa iyo, no? Dahil ang alam ko, ang hirap magiging single parent. Ilang anak nyo? Dalawa. So, dalawang ano. Okay, sige. So, bahala ka na dyan, ha? So, ayan po si Tatay Freddy dito nakatira sa isang maliit na kubo. Mag-iisa lang naman siya, no? Mag-iisa lang naman siya. At wala naman siyang pamilya, wala namang mga anak. Kaya lang, ang malaking problema na hamon ngayon sa buhay ni Tatay Freddy is unti-unting nilalamon yung kanyang katawan, no? Nag-umpisa dito sa paa, sa kamay, no? Unti-unting naaagnas. Habang tumatagal, sa loob ng 13 years, mga kababayan, nauubos na yung mga daliri ng paa, no? Halos 1/4 na lang ang natitira sa paa niya, itong talampakan mismo, no? And then yung kamay niya, naumpisa na naman sa isa, then ito na naman kabila, bumaluktot na naman, and then yun na naman. Pag bumaluktot yun, no? Magiging maaagnas na naman yon, no? Matatanggal na naman yung mga daliri niya. See, ito po ang bahay ni Lolo Freddy na 68 years old. So, ayan. Okay, syempre magpasalamat tayo sa ating sponsor. So ayan, maraming salamat po sa ating sponsor from Tita Lynn Capacio of Murrieta, California, from Aussie Melbourne sa ating silent sponsor, at kay Ma'am Rose Marie Lim. Maraming salamat po sa inyong ginintoang puso. Muli, maraming salamat po sa ating sponsors from Tita Lynn Capacio of Murrieta, California, from Aussie Melbourne silent sponsor, at kay Ma'am Rose Marie Lim. Maraming salamat po sa ating mga partner sponsors na talagang mula noon hanggang ngayon, sobra-sobra yung suporta nila sa ating munting adhikain para sa mga kababayan natin na lubos nang kailangan. Maraming salamat po sa inyong ginintong puso. Nawa ay pagpalain ka ng Panginoon Diyos araw-araw. Nawa ay bigyan pa kayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ay hahaba pa ang buhay upang sa ganon. Marami pa tayong mga kababayan na masagip natin na tulad nila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minsahe. Maraming salamat po sa mga binigay niyong biyaya, lalong-lalo na po sa tito ko na may kapansanan po. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo sa pagdala dito na nagbigyan niyo mga ganyan. Sana hindi kayo magsasawa ka. Tanya, hindi pa darating si Lolo. So, ayan. Walang anumang po, Lolo, ha? At mag-ingat po kayo dyan, ha? Okay. So, mga kababayan, huwag niyo po kalimutan. Pag-share, subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye!